Ngayong araw po, ituturo po sa inyo kung paano po tayo gumawa ng apple pie. And yung gagawin po natin, lulutuin po natin siya sa improvised oven. So, mag-start na po tayo. Meron po ako rito 2 cups of all-purpose flour. 2 cups of all-purpose flour. I have here 100 grams of margarine and 75 grams of shortening. Ihahalo lang po natin siya dyan. And then, meron po ako dito 1/4 cup of sugar, white sugar, and 1 teaspoon of salt. So, paano po ito? Hahaluin lang po natin na ganyan, okay? Haluin lang po natin hanggat maghalo po yung sugar, margarine, shortening, salt, at saka flour. So, make sure po na sa paggawa po ng inyong crust, malinis po yung inyong table. Okay? Itong ginagawa po natin, ito po yung crust ng ating apple pie. As you can see, ready na po yung ating masa. Nalagdagan po ng 1/4 cup of water. 1/4 cup of water. At make sure po na pag kayo po ay magdadagdag ng tubig, huwag nyo po siyang bibiglain. So, linagay ko muna yung kalahati. Pagkatapos po niyan, ilalagay ko po ulit yung kalahati. Paano po yung pagkahalo ng crust ng apple pie? Katulad rin po yung pagkahalo ng crust ng ibang klase ng pie, ano? Huwag nyo po hayaan na maging glutinous po yung inyong mixture. Ibig sabihin ng glutinous ay yung para siyang goma. So, ano po yung sikreto nun? Huwag nyo po siyang haluing maigi. Okay, as you can see po, hindi po siya masyadong naghalo. Yung tama lang po. Tama lang, ano? So, eto, hahatiin ko po yan sa dalawa. Yung crust natin para sa baba at yung isa naman, crust natin para sa ibabaw. Okay, so, yan po. Ngayon, ang gagawin po, gagawin po natin siyang parang bola. I-press lang po ng mahigpit, ano? Press lang ng mahigpit. Tapos, ang sikreto po ng paggawa ng crust, kailangan po natin gumamit ng plastic. So, ito po, malinis na plastic, yung sapon ng white sugar, yung nasa loob po. I-press ko lang po siya. I-press ko lang ganyan. Then, huhulmain ko po siya. Okay, as you can see, lumalapat na po yung ating apple pie crust. Alisin nyo po yung mga butas sa gitna by putting a portion of your mixture. And then ganun din po i-flatten. Meron po akong pre-prepare na pan, 8-inch pan. Pag titingnan nyo po, meron po siyang hindi po siya sakto-saktong na 8-inch. So meron po siyang allowance. So, what I want to do with this is ilalagay ko po yung ating pan dito, ganyan. And tanggalin po natin yung ating plastic. Yan. Okay, so paano natin po ibabalansihin ito? Kasi yung iba napunta, mas maraming napunta rito. So, ikat lang po natin, ano? Ikat lang po. Hanggat sa magbalansi po yung magkabilaan. Nagdilid po yung mga sobra dito sa kabila at dalhin po siya sa isang side. So, eto po, ready na po ito na ilagay yung ating fillings. Okay? Okay. Para sa ating fillings naman po, naghanda po ako ng 3 pirasong apple. Okay? Inalis ko na po yung kanyang balat at hinati ko sa 2. 1/2 cup of brown sugar, 1/4 cup of raisins, 1 tablespoon of cinnamon powder. Ihahalo ko na po yung cinnamon powder sa ating asukal at yung ating raisins. Now, what I want to do with this is to mix it. Ngayon naman po yung ating apple, slice po natin siya ng maninipis. Okay? Yan.
huwag po nating hayaan na magkagulo-gulo yung ating apple. So, naka-fix lang po siya. Ganyan. I-slice po natin na pinipis. Andiyan na po yung ating apple. Andiyan yung crust at ready na po yung asukal natin. What I want to do with my apple is if gugudburan po lang po siya ng aking white brown sugar with cinnamon. Okay? Ganyan lang po yung ating gagawin. Okay, ganyan po ang pag-aayos ng apple pie, ano? Pantay po siya. At paglalagay po tayo ng space sa gitna, at doon na po natin ilalagay yung ating natitirang apple. Okay. Yan po. You feel the edges na wala pong apple. Ganyan po. Okay, so yung natitira po nating asukal, ilagay na po natin siya sa ibabaw. Okay? Yan po. Ngayon naman po yung natitira sa ating tinimpla na flour, sugar, and yung ating pong shortening. I-flatten na rin naman po natin para sa ibabaw ng ating apple pie. So, the same process po. Okay? So, paano po ang technique ng pag-rolling pin? Rolling pin nyo, forward, backward, turn, forward, backward, turn, forward, backward. As you can see, handa na po yung ating crust para sa ibabaw. So, paano po natin lalagyan yan? Pagunin po natin yung ating pan, okay, fillings, and then i-press po natin siya. Okay, press lang po. Press po sa side. Okay? Press po hanggat mawala yung hanging sa loob. Okay, then we remove our plastic. Yan po. And then what I want to do with this is to put a design. Pwede pong fork ang gamitin nyo, pipitin nyo ng fork, pero gusto ko po rito. I-press ko muna. Ganyan. Okay, as you can see po, nag-lock na po siya lahat. So, ang gawin po natin, i-push po natin papaloob. Kasi, pag i-slice po natin mamaya yung apple pie natin, maiiwan po yan. Ano? So, i-press natin papasok. Didikit po siya sa ibabaw. Okay, yan po. Ready na po yung ating masarap na apple pie. Tamang-tama po ngayon po na naka-quarantine tayo. Maraming mga murang prutas. Ano po. And then what I want to do with this is to press it further with my knife. Okay. Okay. And what I want to do is to slice para sumigaw po yung steam. And then, lagyan na po natin ng egg wash sa ibabaw. Okay, so nilalagyan ko po na po ng egg wash. Isang egg yolk lang po ito. Okay, eto na po siya. Ipapakita ko po sa inyo mamaya kung paano siya i-bake sa ating improvised oven I have here. Tara! Eto na po yung ating improvised oven. Eto po lumang kaldero. Hindi na po ginagamit. Okay. So, pwede ko po siyang i-convert na oven. So, meron po ako ritong pan. Lagay ko lang sa ibabaw. Ilalagay ko yung aking apple pie. I will cover it and I will bake it in low fire for about 40 to 50 minutes. Or kung meron po kayong oven tulad nito, 180 degrees sa taas, 180 degrees Celsius sa baba for about 35 minutes, and makikita nyo naman po kung luto na po, no? Okay, luto na po yung ating apple pie sa ating pong improvised oven. Bubuksan ko na po. Ayan ako, kumukulo-kulo pa po yung kanyang asukal. Okay, so sarap kainin, ano? Kung nagustuhan nyo po yung ating recipe sa araw na ito, mag-subscribe lang po, i-click nyo po yung bell, mag-comment, mag-like, at sa mga susunod na araw, marami pa po tayong recipe. Ito po si Lloyd na nagsasabi na mention at live by bread alone. Bye-bye!